Malapit nang ilabas ng Honda Philippines ang bagong ADV160 dahil sa lumabas na leaked sales bulletin sa social media. At kung lumabas nga ito, baka ito na ang maging best scooter sa Pilipinas. Paano nangyari yon? Alamin natin yan dito sa ating Motor Review. Kumusta mga idol? This is BassyBase.ph at welcome sa ating Motor Review. Kung bago ka lang sa channel ko, just click the subscribe button below and hit that motherfucking bell para updated ka lagi sa akin. At eto na nga, nag-leak na sa social media ang sales bulletin na pinakahihintay ng lahat, ang ADV160. Marami na ang naglabasa ng mga specs and features pero hindi pa natin nakikita kung yun nga ang ilalabas. Pero dito sa Motor Review natin, iisa-isahin natin ang nilalaman ng sales bulletin ng Honda Philippines. It is powered by 157cc displacement, 4 valves, liquid-cooled, with ESP Plus engine, and with fuel consumption of 45 kilometers per liter. At based sa existing features na hindi natin masyado mabasa, it is also equipped with ABS or anti-lock braking system na kung saan pinipigilan na mag-lock ang gulong para iwas skid or aksidente. Meron na rin siyang HSTC or Honda Selectable Traction Control na kung saan kapag dumulas ang gulong sa likod dahil sa mga slippery surface, mag-a-adjust ang engine power ni ADV160 para muling magkaroon ng torque at para umikot uli yung gulong. Meron siyang USB charging port para iwas lobat sa mga cellphone at gadget, new higher adjustable windscreen, new full digital meter panel, larger capacity fuel tank na 8.1 liters na halos parehas lang sa lumang ADV150, larger luggage box capacity from 28 liters naging 30 liters na siya. At ang panghuli, yung seat height nito bumaba na from 795mm sa ADV150 at ngayon 780mm na siya na sakto pa rin sa height ng Pinoy. The new ADV160 is worth 164,900 and has 3 colors to choose from: matte gunpowder black metallic, matte solar red metallic, and matte pearl crater white. Expect na natin na ang ADV160 ay magiging available starting on October 24, 2022 based sa sales bulletin ng Honda Philippines. Based sa mga specs and features, ito na siguro ang magiging legit na the best scooter sa Pilipinas. Paano nangyari yon? Una, siya ay adventure bike. Pwede ka mag-shift from city driving na patag ang kalye at pwede ka naman lumipat agad sa mababato o lupang daanan. Mag-iiba ang ruta mo based sa gusto mong daanan. Pangalawa, ang ADV160 ay maganda ang bounce ng suspension. Kaya marami ang gumagamit nito. Kahit maliit na lubak, panatag pa rin ang pagdadrive mo. Dahil ang suspension nito ay gawa sa Showa. At pangatlo, siya na ngayon ang complete package na scooter. Superb bounce of suspension, plus ABS, plus traction control, plus 4 valves. So wala ka nang hahanapin pa dito sa ADV160 ng Honda Philippines. Kung nagustuhan nyo itong Motor Review natin, please give me a thumbs up. Para sa mga updates and other vlogs, please follow us on Twitter, TikTok, Facebook fanpage, and my YouTube channel, BassyBoys.ph. Again, like, share, and subscribe, and hit that motherfucking bell para updated ka lagi sa akin. Maraming salamat po sa panonood at suporta. This is BassyBoys.ph, at kita-kita po ulit tayo sa susunod na Motor Review. Setiap hari terasa baru dengan partner eksplorasi terbaikmu. Senin, hari baru nggak pakai start. Siap eksplor rute baru. Kemana lagi hari ini? Nikmati, eksplor tempat baru.
versi terbaik diri lo. Berani eksplor pengalaman baru. Kamis, gak kenal capek. Bebas eksplor suasana baru. Bangkitkan jiwa eksplorasimu dan temukan pengalaman berkendara terbaru yang semakin membanggakan. Bersama New Honda ADV 160. Explore new every day. Setiap hari terasa baru dengan partner eksplorasi terbaikmu. Senin, hari baru gak pakai stang. Siap eksplor rute baru. Mana lagi hari ini? Nikmati, eksplor tempat baru. Tunjukin versi terbaik diri lo. Berani eksplor pengalaman baru. Kamis, gak kenal capek. Bebas eksplor suasana baru. Bangkitkan jiwa eksplorasimu dan temukan pengalaman berkendara terbaru yang semakin membanggakan. Bersama New Honda ADV 160. Explore new every day.